Sa Ditiglaw, parehong puppet ng US ang Pilipinas at Ukraine, kaya nagtungo dito sa Pinas si Zelensky. Dinitiglaw, alam mo, kaya maganda talaga manood sa SM9 kasi dito natin nadidinig. Kasi alam mo, yung mga Ukraine yan. Iba yung ano eh. Pagka nagsalita foreign relation expert, maaring, hindi ko naman sinasabi na they do not know what's happening ha. But, siyempre, hindi naman sila nakaranas nung nangyari talaga doon, di ba? Tapos yung mga vlogger ng Ensimada, akala mo kung sinong mga nagmamagaling. Hindi, kasi ganito yan, tuwa pa sila na isang war hero ang dumalaw sa ating, meron pa nga doon, barado eh. Sabi, isang world leader ang talagang gustong ma-meet si PBBM. Pinagtawanan eh, no, sa Twitter yan eh. Sa totoo, huwag natin silang tanungin. Ang tanungin natin, yung mga kababayan natin na naandoon, di ba? Yung mga kababayan po natin na nagsasabing, ano ba ang nangyari nung sila po ay binomba sa Russia? Eh, di ba, isang ang sinabi nito, napanood ko kasi yung mahabang interview nito, isang sinabi niya, they were not expecting. Para baga nga ang dating sa kanila, hindi mangyayari yan, imposible yan, magkaibigan, alam mo yon, Russia at saka Ukraine, malabo yan yung bali-balita lang yan, tinatawag na rumors of war. Di ba? Parang ganyan ang datingan. Wala, hindi totoo yan. Ganyan din o eh, ganyan din o ang ating nararamdaman ngayon, di ba? Na parang, gero sa China, wala, peer mongering lang yan, mongering lang kayo. Di ba? Mahilig lang ay mag-finger mongering yan. Hindi totoo eh. Pinipir-pir-pir nyo lang, tinatakot-takot nyo lang mga Pilipino na magkagira-gira, pero di naman magkagira yan, di ba? O tinatakot nyo lang. Yan din ang nararamdaman ng mga Pilipinong na andun dati before the war of Russia and Ukraine. But eventually, nung nangyari na, wala na ho silang masabi. Di ba? Wala na ho silang masabi. Talaga nga namang ano na sila, parang, is this happening? Parang ganun na ho eh. Yun yung mahirap eh, no? Why are we idolizing such president na ito si ano, di ba? Ano, gusto ba talaga natin maging Ukraine tayo? Hindi ko mag-gets eh. Di ba? Si Alexa G. Ako, experience ko yan dito sa Russia. Araw-araw New Year at takot pero kapit lang para sa pamilya. Oo, kasi hindi ko nga ma-imagine eh. Pag Pilipinas nagkabombahan, anak ng tutsang kalabaw. Isipin mo yun, pag binomba ang Pilipinas ng malupit na malupit, saan tayo pupulutin nun? Hindi, ako, nagtatanong lang ako mga kababayan. Akala kasi nila, ano eh, yung dating gera na barilan lang, ganun. Sumpak. Yung ganun, yung stick. Ano man tawag dun sa stick na yun? O kaya yung sumbat. Yung ano, yung ganun. Ano man tawag dun yung panaksak ni Lapu-Lapu? Hindi nila alam. Iba ho ang ano, iba ang pag sinabi mong gera ngayon, iba. Diba? Talagang yung grab. Diba nakita nyo naman yun? Buti nga nahaharang eh. Sa atin, meron tayong pangharang? Meron ba tayong pangharang? Arnis, oo yun. Arnis, sumpak. Di, nakakatakot talaga. Ako talaga, pag ako nagkagera sa Pilipinas, punta ako ng Davao.